guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay i-share ko sa inyo kung gaano po kapangyarihan ang visa ng magnet at ganun din po ang daw ng laurel at ganun din po ang counting asin sa ating pitaka or sa ating bahay dahil napakaganda rin po nitong panabit sa ating pong main door. Lalo-lalo na kung ang ating main door ay nasisinaga ng araw or kung wala po kayong main door na nasisinaga ng araw sa umaga ay mainam, maglagay po kayo ng magnet na nandun po sa may silangan. At may dahon po siya ng laurel at konti pong asin. At ganun din po, haluan niyo na rin siya ng piso. Yan po ay magdadala ng swerte, tagumpay sa inyong buhay. Ang bidyong ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. Special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kagaya po na sinare ko po sa inyo dati na ako talaga kumbaga yung 1,000 ay hindi ko alam yung total yung itsura niya. Hindi ko natititigan dahil nga po ang bilis po nitong ubusin, di ba? Pan Jollibee mo lamang to, lalo-lalo na kung apat kayo kasi apat po kami. Ngayon, di ba meron po dun set, yung halimbawa may isang bucket na chicken, tapos apat na soft drinks, itigi sa kayo. Yun po akin na ano, kasi busog ka na po doon. Kaysa po doon sa order ka ng burger, konti lang naman na idadagdag mo, may matitira pa sa amin sa chicken doon na pwede pa namin siyang i-take out ng panggabi. Kaya para sa akin, mas makakatipid siya kapag per set yung mga ganun, yung 700 plus, 780 ata po. Basta 700 plus po siya. Ngayon, napakatulen ubusin ng 1,000. Hindi ko siya natititigang mabuti dahil nga ang bilis ng labas niya. At gasino na to sa panahon ngayon, di ba? Ngayon po, dahil sa gumawa po ko ng mga ritual, kagaya ng sinabi ko nga po sa inyo, nitong 2019 ay talaga namang halos itaob ko ang aming tahanan at ako'y gumawa ng mga iba't ibang mga ritual na ayon sa ating nalalaman. At ito po ang pinakamabisa ay ito po daw ng laurel na may magnet. Dahil kasi po yung magnet, minamagnet niya yung swerte at tinataboy niya ang negative. Yun nga po, nabigyan ko ang aking mudrakels ng magnet. Ngayon, masama daw pakiramdam niya kagabi at iba daw ang pintig ng kanyang puso. Kasi medyo may nagiging problema po siya sa puso. Nung inilagay niyo po ito ay agad-agad daw, ang bilis daw na nawala yung sakit. At kung kayo po ay may mga sakit sa mga kamay-kamay, rayo-rayuma, at masakit ang ulo, hawakan nyo lamang po siya ng maigting, kagaya po nito. Kasi ako po, ito po ang ating ipapamahagi sa ating mga bossing na manonood. Kahirap pigtawin, ayan. Kahirap pigtawin kasi nadikit talaga yung coins. Ayan. Ngayon po, iganyan nyo niya lamang po siya. Nakapagpapalakas po ito ng resistensya. Nahihigo po niya yung mga negative po sa inyong palad at ganun din yung mga lamig-lamig. Napakaswerte po nito. At halimbawa, masakit ang inyong ulo. Iyan po, iganyan nyo lamang yan sa inyong ano at nakakawala po yan ng sakit ng ulo. At ganun din po kung saan po may masakit na parte. Kasi diba, pag sa kamay, ito po ay sakop daw niya. Pag minasahin ito, ang inyong kamay, sakop daw yan sa ulo. Kaya kung masakit ang ulo nyo, ay pigay nyo to. Pag ito'y masakit, ay natugon po yan sa ulo. Ito po, i-massage nyo at nakakawala yan. Lagay nyo po siya dyan. At yan po ay matik, ay mahihigop niyan yung mga negative or mga masamang pakiramdam po ninyo. Yan po ay napakabisa. At pagkatapos po niyan, pinakamabisa din po ito dahil sunod-sunod po ang dumating sa aking swerte mula nang dumating po siya sa buhay ko. Ito pong magnet na to, kung makikita nyo, ayan, ito po yung aking pitaka. Yellow po siya, may halong green. Basta ito po, ito lamang, nag-iisa lamang po ito na nakita ko sa may divisorya. Matagal na po ito. Ayan, mamutos-mutos nga po, di ba? Ayan, ito po siya. Tingnan nyo po, namamagnet niya yung mga barya, kadami-dami pa. At ito, yun o, madami pa po sa loob. Yan ano pa lamang. Kapag ginanyan nyo pa, mas marami pa ang kanyang matatangayan. May buo kasi. Ayan, napakadami pa.
Yan po, imamagnetin niyan ang swerte at itataboy po niyan ang mga negative. At ganun din po, dati-rate, ako nga po ay hindi nakakahawak ng pera. Ngayon po ay tayo nakakahawak na, kumbaga pang-ordinaryo muna lamang sa inyong pitaka. Kasi nga po, nagdire-diretso yung swerte na hindi mo inaasahan. Dati-rate, yung 1,000, ang tulin-tulin po siyang mawala. Ngayon, eto, parang ordinaryo mo na na meron kang ganito sa loob ng inyong pitaka. Parang eto, eh, common mo na lamang na meron kang natitirang ganitong pera sa inyong pitaka, 'di ba? Mas maganda, 'di ba? O sino po may gusto ng mga ganitong sitwasyon? Ay, 'di ba po lahat po tayo. Kaya tinuturo ko po sa inyo ang mga dapat nating gawin. O paano po ang ating pagganap? Ganito po 'yan. Pumunta po kayo sa may silangan, 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. At pagkatapos po niyon, ay kumuha po kayo ito nga, namamagnet pa ito. Bukod pa po 'to ha. Ito, marami po tayong ganito. Tapos gawin niyo po ito na lang. Yan. Ang hirap po kasing kalasin once na nagdikit-dikit na po talaga siya. Yan. Yan. Ngayon po, ganito po inyong gawin. Bago niyo po ilagay sa ganito, pero ako po ay mamamahagi ng ganito ngayon pong Christmas. At kung may chance, kung pwede nating lagyan na ng pera para ito yung count-out na pera po ninyo sa bagong taon, ay huwag nyo lang gagastusin. Kasi nga po, baka magastos nyo po siya at kumbaga mawalan po siya ng laman. Mas mainam po kasi may laman. Tapos po, pwede nyo rin po siyang lagyan ng coins at ilagay nyo po siya sa, yun nga po, dito ine-energize po natin. At pagtapos, habang ine-energize po natin yung coins at ganun din po itong ating magnet at ganun din po yung dahon ng laurel, ayan, magdadala po yun ng swerte. Lagyan po natin siya ng konting asin. Ayan. Lagyan po natin siya ng konting asin at lagi-lagi po tayong mag-wish dito. Ito po ay ilang beses na po kung pinatama nito. Ako po ay napakaraming ganyang panabit. Kung makikita nyo pag ang aking anak ay nagbibidyo, na may nakikita kayong mga panabit sa kanya, sa mga pintuan. Kasi may nakita ako isang beses doon na hagip ng kanyang video. Yung sa mga pintuan namin na may mga nakasabit, ito po ay isa sa mga nakasabit doon. Magnet, para ma-magnet po natin ang swerte. Lalo-lalo na po kung halimbawa ang inyo pong pintuan ay nasa may silangan at meron din po kayong bintana sa may silangan, maglagay po kayo ng ganito magnet at ganun din po ang dahon ng laurel, lagyan nyo po siya ng piso at isabit nyo po dyan. Meron po akong ritual dyan, doon nakasabit sa mataas. Yan po ay aakitin po niyan ang swerte para hindi po kayo laging nawawalan. Yung siksikliglig at umapaw na biyaya ang darating po sa inyo, nakagaya ng, kaya ko po sinishare sa inyo dahil gusto ko po na mangyari rin po sa inyo ang mga nangyari po sa akin. Ito po ay isa sa mga pinakamabisa na pampaswerte pagdating po sa pitaka. Ayan. Kasi pinili ko po ganitong pitaka kasi dito po yung mga coins at dito naman po yung mga buo. Ayan, ito nga po, dito po siya, dito ko siya inilalagay para bukod-bukod. At pagkatapos po niya, alam niyo ba po, kapag po ako nag-aayos, dapat po ang ayos ng ating pera ay nakaganyan or kaya nakaganyan po. Basta nakaharap sa inyo pagkuha nyo. Dapat ganyan po, ayos nyan. Para nawe-welcome po kayo ng tao ng nasa larawan. Yan po. Tapos pataob. Ayan, halimbawa, ito. Ito, ilalagay ko siya dito. Yan. Kailangan po, ito, nakataob. Yan, ganyan po ang paglalagay para pasok po ng pasok ang swerte. Kasi once na nakaganyan po siya or kaya ano, yan, hindi po yan kumbaga hindi po yan swerte. Ang swerte dapat nakaganyan, nakataob, at yung tao ay nakaharap sa'yo kapag kinuha mo, nakaganyan, nakaharap sa akin. Yun po ay, kumbaga lalabas, may lalabas, may papasok po ka agad. Or halimbawa, bumili ka, tapos magbabayad ka, nagbayad mo ganyan. Sa isipan nyo, sasabihin nyo, bumalik ka kagad ha. Ganun po lagi ang inyong iisipin. Pero sa isipan nyo lamang, bumalik ka kagad. Yan po ay antuli ng balik sa inyo. Kumbaga, kung gumastos kayo, mabilis din po yung balik. Mas marami pa. Siksikliglig. Talagang napakarami pa na blessing na darating sa inyo kapag po laging ganun ang ritual na inyong ginagawa. Tapos, pag po kayo ay nag-a-arrange, sasabihin nyo po ay lalo kang dadami ng dadami ha. Padamihin pa ng padamihin. Tapos, halimbawa, kukunin nyo siya sa pitaka nyo, sasabihin nyo po, babalik ka kagad ha, ganon. Tapos sasabihin nyo po,
Huwag kang mag-i-stay na matagal sa iba. Sa akin ka lagi mag-i-stay. Yung mga ganon. O kaya, mamagniting kita. Dadami ka pa ng dadami. Siksikliglig at umaapaw, hindi ko na makuklose ang aking pitaka. Ganon po lagi inyo sasabihin. At yan ay makikita nyo naman ang kagandahan na talagang minamagnet niya lahat-lahat. Sabi ko, ang ganda naman ng ganito. Ang gagawin ko po ngayong Pasko ay talaga naman dadamihan ko pa at mas lalakihan pa itong mga ganito. Kasi para mas marami siyang laman at mas mamagnet po niya. Lalo-lalo na kung tayo po ay meron sa silangan at naaarawan. Yan po ay magbibigay ng swerte, tagumpay sa inyong buhay. Dahil marami po akong mga kakilala at kaibigan na tinuruan na ng mga ganyang pamamaraan at lahat na po sila ngayon ay maaayos ang buhay. Kumbaga, napakadami ko ng mga naging kaibigan dahil sa mga ganyang ritual na aking pinagagawa na tinuturo ko sa kanila ngayon kapag sila ay sinuwerte. Ay nako, agad-agad po yan nagme-message sa atin na natutuwa po sila at nagpapasalamat dahil nga po sa mga ritual na tinuturo natin na super epektibo. Ayan, napakadami rin po natin mga iba't ibang pamamaraan sa pamamagitan ng daon ng laurel na may nabuntis pa na dahil sa daon ng laurel, wishes po nila at nangkamit po sila ng pera na hindi nila inaasahan. Kaya mas mahina po ay huwag niyong aasahan para mas mabilis po ang dating po niya. Kasi once na inasahan niyo, kahit yan ay tao, kahit po yan ay lalo na ang pinansyal, pag inasahan niyo yan at inisip niyo na inisip, mentras po yung nalayo. Ang tao po na gustong-gustong mag-grab ang swerte, naunawa ko po kayo dahil ganyan-ganyan din ako noon, lalo't wala po akong pera, ay talaga nag-aantabay ako while nang darating yung swerte sa akin, pero lalo po siyang nalayo. Ang gawin niyo po, lalo niyo po sipagan, magpursige po kayo, iwaglit nyo sa isipan nyo yung ginawa nyo ritual. Ewan ko lamang kung yan ay kakatok sa inyo, kayo ay magugulat na lamang at uulan ng swerte, tsunaming swerte. Kung kayo po ay inuulan ng kamalasan, tsunaming swerte ang darating po sa inyo, ganong katindi. Yun po ay lagi nyo iisipin at sasabihin nyo po na kayo po ay mayaman na, malapit na or mayaman na ako ngayon. At kumbaga ako ay mamamasyal kung saan-saan at bibiling ko na ang mga magagarang sasakyan at kagagandang bahay malapit na or bukas busy pa kasi ako ngayon, laging ganon. Kumbaga, kung ano po kasi ating salita ay yan po ay magaganap, kung ano po ating iniisip, yan po ay magaganap. Baganahin po natin ang law of attraction po natin. Hello po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Gawin niyo na po ito. Ngayon, kung hindi na po kayo makapag-antay, para po ma-magnet po sila lahat-lahat dyan. At ganun din po, bukod pa sa barya, ang kapalit po niyan ay perang buo. Ayan, kaya ako po sa inyo, gawin niyo na po siya para po magdire-diretso ang swerte. Para maging pare-parehas po tayo na talaga namang makakamit na natin ang swerte tagumpay sa ating buhay. Basta kailangan, think positive, tapos kung ano man po yung nakikita natin sa iba na ayaw natin, huwag na po nating ibukas sa ating bibig dahil malalahiran pa po tayo dyan. Instead na laitin natin sila, ay ipanalangin na lang natin sila na mabago ang kanilang pamumuhay. Tapos tayo po, i-build up natin ang ating sarili para dire-diretso ang swerte na ating buhay. Ganon din po ang ating buong pamilya para lahat happy. Yun lang po guys. Salamat po.